Sabi nga, mas lamang yung may alam. Kaya nga lamang, paano mo malalaman kung hindi ka magre-research? Sibol na ang aking ube. Ngayon pong araw na ito ay hinga po schedule na itatanim namin. Kumuha po tayo ng mga tao na magtatanim nito. Katulong po tayo. Mamaya lang po. Alasin ko Diyos lang pala ng umaga. At doon pong dadalhin doon sa ating arindo at doon po natin tatanim lahat ito. Ito po ay nasa 420 seeds. So, yun pong nandun sa arindo na hindi ko na iniuwi, ginayat ko kahapon ay 215. Bukod pa yung maliliit. So, sa estimate ko po ay humigit kumulang sa 700 seeds ang itatanim natin ngayon taon na ito. Na ube na iba't iba nga pong variety. Limang variety po. Inampay, inister, or baliswak, Cebu, luklok, at saka po itong limay. Kaya sana po ay may time natin lahat. Sana nga po ay mapaganda at sa taong po ay magandang harvest. Okay, talagyan po natin kay Garde. Inampay. Na ito nga po na air dry na natin ng 5 days. Para po yung pinagkayatan niya tuyo na. Kaya po ini-air dry natin ng 5 araw. Last year nga po ang ating tinanim ay 500 seeds. Tapos hindi naman po natin hinarvest yung maliliit pa. Tapos ipaplas natin ito ngayon. 700 seeds. Magagamit ng ating asaraul. Ito'y galing pa sa aking kaibigan sa Talisay Lipa. Sinauna po ito, antik. Nasa kabaitan nga po ni Sir Leo. Niregalo po sa atin. At ngayon po'y magagamit na. Naugot na ga? Okay, ito nga ugat. Yan po ang binhi nating gabi. Sana po ang ating itatanim pagkatapos ng ube. Magkakapit muna tayo ng luna para pahingahan natin mamit ang hali. Oo nga, hiniram ko. Tiyo, saka nang muna lunang sasapay. Kali dyan yun, nasa green. Kakabit po tayo ng luna at wala po tayong papahingan mamin tanghali at napakainit. Sira po ating dampa. Yung kinampay, pero teks yung isang puno, nakuhanan ko ng 58 seeds. Isang punong kinampay. Pwede pala lima sa isang puno, no? Dukot ka bang ba? Wow, baka na magdukyok. Ayun pa eh. Hindi ka masyado na ano.
daming laman. Yan, kinampay yan ay. Lola, di na, tama na yan. Yan, ganyan po ang tamang pagtatanim ng ube. Doon po sa hindi pa nakakaalam kung paano itanim ang ube, ito po, pagkakataon na ninyo para malaman nyo. At ito pong ating mga nakuhang taong ito ay hindi po ito kailangan turuan at ang mga ito po ay dalubhasa sa pagtatanim. Expert po ang mga ito. Ito po ay inusap lang natin at ito po ay may mga farm din. Atin pong in-extra lang, ika nga. Naman po si Buyong ang tagapag watwat ng punong tataniman. Sabihin niyo yung pa kung pa may pa kapag ang pa kamay yan, ganyan nga po ang ginagawa. Yan, pinapaumpukan po ng malaki yan, ganyan. Tinamnan niya ng ubay. Ang ating ube na hindi na nga po natin hinukay noong nakaraang kukayan at maliliit pa nga po yan. Napatakan lang po ng ulan ng isang araw. Ayan po, nagsibula na. At atin pong nilalagyan na ng tulos habang ang mga kasama po natin ay patuloy naman sa pagtatanim. Ano, kailangan natin lagyan ng tulos. Lagyan po natin na rin isang puno. Okay. Ang dami na pong sibol eh. Marami na sibol. Inom muna kayo, inom. Yan po, after lunch po, nagtatrabaho po ulit. Kami po kung saan malilom ay doon kami nagtatanim at talaga pong ika nga po'y agaw sa panahon. Dahil sasala na nga po sa taniman, kaya ginagawan po ng paraan na maitanim ng ube. Di kung saan po malilom ay doon kami na lugar para po makaiwas sa init ang ating mga kasama. Ang dami na sumibol pagkaulan. Kung mga hindi nahukay nung nakaraang hardisan, ayan. Sibol na ito mga. Lantansak ako doon. Ang dami na.
Ang busog. Lalo pag ititindi na ano, nalagyan ng abuna. No? Lutos eh. May laman na yan, ano? Opo, ay hindi naman aray. Ito sa palakay. Nakagandahan ng ubay, pag hindi nahukay, hindi sa paliig. Sa palakay. Sa palakay yan. Hindi sa paliig. Kaya kung isang halimbawa hindi naman nahukay sa isang season, huwag kayo mag-alert. Yan ay hindi sa pasama sa paganda. Kaya ang ubay ay sa palaki yan natin. Kailangan, yun nga sabi, laging aalalayan mo para sila ay makapunta sa puno. Para hindi maging salawula ang ano, ang kanyang pine. Kaya ganyan. Tatali mo ng bahagya. Kaya ni nasa puno na, wala nang problema. Antay mo na lang i-harvest. Abunuhan ng kaugte kung may budget. Kung wala na may pwedeng, wala. Ang ubay, kahit wala yung abuno na lakay. Ang kagandahan lang ng may abuno, imbis na ang ubay lalaki ng 5 kilo, magiging siguro 7 kilo. Malaki ang advantage pag may abuno. Kasi itong lupa, pag halimbawa marami ng besetam na, nababawasan din ang nutrients niya ng lupa. Gusto ko nyo kung tawagin ng matatanda dito sa amin, nahina ang grano ng lupa. Bakit mo naman? Tuwa. Ang dami nagiging sibol. Palibasa ito yung laman na tumubo. Kaya marami siyang vine. Isang pataklahan ng ulan ni Kuling. Sebulan agad. Uy, hangat sa sustansya ng tubig ulo. Hindi mo pwede kumpara sa mga dilig-dilig. Talagang ang tubig ulo ay talagang napaka-sustansya sa halaman. Yung isang bagay o kahit yung paghahalaman pagka sa primero talagang mga ngalapa ka pa basta kung ano hindi mo pagamay parang ganyan sa primero, pero pagka ikaw ay nagamay mo na ang anumang bagay o pagtatanim ng mga sari-saring halaman ay madali na para sa atin. Hindi katulad ng mga una ka pala ang sasabak sa ganitong pagtatanim. Talaga mahihirapan ka sa plumero. Hahanapin mo pa yung mga bagay-bagay na kung anong natutugma sa iyong mga tanim. Kung anong dapat gawin. Kaya mas mahalaga yung mas lamang yung ika nga. Sabi nga, mas lamang yung may alam. Kaya nga lamang, paano mo malalaman kung hindi ka magre-research? Yan, katulad ng ating ginagawa ngayon. Kung mapapanood yung ating video, ito ay isang pagkakataon para magkaroon kayo ng idea sa pagtatanim at pag-aalaga ng ubi. At sa mga susunod na araw, yung hindi pa nakakapanood ng ating video sa pagtatanim ng luya, masasaksihan din ninyo. Yan ang ating inihandang tatam na ng ating luya sa darating na sa susunod na araw. Pagka naitanim natin ang mga ubi gabi, luya naman ang susunod. Kakaroon din kayo ng idea sa pagtatanim ng luya. Lahat ng ginagawa natin ito ay para sa inyo, lalo't higit sa mga first timer. Yan, ito ay handog ko para sa inyo. Po, shout out muna po tayo. Shout out po sa Ting Choy family ng Batangas City, kay paring Marvin, kay kumarin Julie, at
doon po sa aming inaanak. Shoutout po sa inyo at sa lahat po ng mga viewers, subscribers, silent viewers, at sa mga babagong magsasubscribe, shoutout po sa inyo. At doon po sa UMAX, UMAX Company, na pinagtrabahoan nga po ng aking misis, kay Kabihera, at sa kanyang mga kasamahan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan po, ganap na alas 3:30 nga po ng hapon. Tayo po ay hihinto muna. At dito ko na po tinatapos ang ating video ngayon. At kami po yung magpapahinga muna at hapon na. Yan po ating mga kasamahan. Tinatapos lang po yung isang puno. At kami po yung magagayak-gayak ng pauwi. So, yun po. Sana po ay nagustuhan nyo ating video. At sana may natutunan kayo sa pagpaganda at pagtatanim ng ating uber crops. So, sana po sa susunod na video tayo ay magsama-sama uli. At dito po ay yung pong ating ube hindi pa natatapos ngayon. Bukas pa po at siguro matatapos dahil parang kalahati pa lang po na itanim namin ngayon. So po sa mga susunod na araw at sa mga susunod na video ay tayo po isama-sama uli. At hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. God bless at ingat po tayo lagi. Bye! We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger. Just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts. Now I know that I am